Right. Hi guys, Russell here from Team ERA, and welcome sa ating live update about iWatch.ph. So today is August 23 and I made this live video para i-share lang sa inyo yung mga current happenings with iWatch.ph. Okay, so yan, share lang natin yung ating link. Share natin sa team para papanood sila. So this morning ay ayan, merong chat dun sa group chat nung CEO ng iWatch kay Sir Rainer Cadiz, yung Team Hustlers. Ito yung group chat niya for the team under him, no? So yung Team ERA is also under Team Hustlers, no? So under kami actually ng from Team Hustlers, Team Explosion, then team under Team Explosion is Team ERA. So yun yung hierarchy ng aming team, no? So yan, ngayon kanina lang ay nag-share si Boss Rainer ng mga updates about iWatch.ph. So isa sa sineshare niya kanina ay yung current traffic sa website. When I say traffic, yung number of visitors sa website ng iWatch.ph, no? So yeah, sineshare niya dito, medyo bumagal yung aking internet, no? Na ang laki, ang taas daw nung traffic ng website natin, no? So napakabilis ng post niya, no? So ano ba yung importance ng traffic? Well, siyempre pag marami nagbi-visit sa site mo, nakaka-attract yan ng advertisers, no? And yung iWatch, doon sila nag-generate ng income kapag meron na silang mga advertisers na lumalapit sa company para magpa-advertise ng kanilang mga advertisements, ng kanilang mga videos, di ba? So yung, by the way, may question nung nakaraan, no, about doon sa mga ads na pinapalabas ngayon sa iWatch.ph, no? So, yan, punta tayo dito sa account ko. Meron silang disclaimer dito na sinabi, ito, na yung mga advertisement videos posted on our watchroom is just a teaser or sample advertisement videos. Okay, so yung mga napapanood ngayong videos daw dito sa iWatch ay hindi pa talaga daw yan yung mga nagpapa-advertise na company. Okay, so yan ay mga sample pa lang daw at saka mga teaser, no? So yan, nagbigay siya dito na they do not own any videos, trademarks, logos that are being posted. So eventually, so yun nga, kaya nagpapataas ng ranking ng visitors yung iWatch.ph para maka-attract sila ng advertisers, no? I think may nabasa ako doon na one time na yung sinasabi na meron actually yung dalawa na nagpa-advertise na sa company, yung I think yung barber shop yata yun sa Taguig, no? So ayan, check natin dito sa iNews, ha? Baka nandito sa iNews. Ayan, talagang bumagal na yung aking internet, no? Ay, na-log out ako. So, laging tayo muna ulit sa account natin. So, sige. Silipin lang natin yung news ko, nandun yung nakalagay. No? Ayan, so nakikita nyo dito on the lower left ng aking screen. Gumagana yung ating chatbot. Thank you for visiting our page. Sa mga nag-visit sa page namin. No? So, wala pa lang nakalagay dito. No? Pero anyway, ayun, no, yung mga videos daw right now dito sa watch room, no, ay hindi pa yung actual na advertisers ng company. Okay? So, yun yung disclaimer. So, sample videos pa lang daw yun ngayon. And, yan, speaking of advertisements, so i-play na natin tong video na to para kumita tayo ng 10 pesos, no? So right now, today ay nagbigay ng 3 tokens yung company. Okay, so isa pang question ulit yung kung ilan yung tokens na binibigay daily. No, ang tokens na binibigay ng company daily is from 1 to 5 tokens daily. So yun yung range. So today ay nagbigay sila ng 3 tokens. Ibig sabihin, pwede tayo manood ng 3 ads. And 10 per token is equal to 10 pesos. Okay? Next question dyan, yung sa 10 peso na ad, yung kada 5th token, napupunta yun sa
sa voucher earnings. Okay, yung first four na pupunta sa yung cash wallet, yung pang fifth na pupunta sa voucher earnings. Yung voucher earnings naman, pag naipon mo yun, pwede mong gamitin to claim the company incentives, yung mga travel incentives, yung mga tickets sa events, and yung mga pwede mong paggamitin ng yung voucher earnings. Okay? Ayun, so tapos na yung isang ads. So, kami pa tayo ng 10 pesos. Mayroon tayo 2660. So, kanina natin left, no? So, ito si Bonchon, no? So, hindi pa nila tie-up talaga yan. Sample video lang daw yan. Para at least alam ng lahat, no? Alam ng lahat na yan yung current na status pa lang ng company ngayon. So, mabilis lang, no? 15 seconds lang itong kay Bonchon. So, ayan. So, kumita ulit tayo ng 10 pesos. Ayun, naging 2,670 na siya yung available in cashman. So, watch natin yung isa pa. Last na video. After nito, ay share ko sa inyo yung mga updates na inilabas kahapon ng company, no? Meantime ay punta tayo sa aking wall. So if you want to add me on Facebook, this is my Facebook, no, Russell Angles. Search nyo lang. So pwede nyo akong kausapin personally. Ako yung admin and team leader nitong Team Ira. So, you can also visit my page para yan, you can contact me and you can see ano yung mga ino-offer namin sa aming team. Team Ira, if you want to join our team dito sa iWatch.ph, okay? So, pag nag-visit ka ng aming chatbot, yung page, no, nag-message ka, ito, yan. May chatbot na sasagot sa'yo dyan. So, kahit tulog ako, may makakausap naman kayo sa chatbot. And if you want to contact me personally, you can just leave a message there. No? Medyo mabagal yung aking internet. Ayan, so, yeah, okay, live, live. Ayan, medyo umilis na. I-share ko lang yung live video sa aking timeline. So, live video updates. Ayan, so, okay, ayan, ito, eksakto. So, itong video na pinunod natin, yung last, ay pang-tip na token ko pala siya. So, napunta siya sa voucher earnings. Okay, so, makikita nyo, yung available encashment natin kanina, hindi siya madadagdagan ng 10 pesos. So, 2,670 pa rin siya dapat. So, ayan, ano tayong token. So, yun, naging 2,670. Naging 2671 kasi meron akong downline sa team nanood ng video. Okay, so pag meron kang downlines, meron kang team, every time na manunood sila ng video, meron kang 50 centavos for that video. Okay? So balik tayo dito sa dashboard. So medyo... Yan, birthday today ng aking asawa, si Isa. Happy birthday, mommy. Meron kasi akong repair na gusto pumunta sa bahay namin. Sabi ko, wala akong. Okay, so ito yung mga updates. Well, una, ito na, share ko na ito before, no, yung office ng iWatch.ph is now under renovation sa Tomas Mora to. No, and kahapon ay naglabas ng feature si Boss Rainer. So share ko sa inyo yung picture. Nagpakita siya ng picture kahapon, eh. Balik tayo doon sa page. Napaka-active yung GC ng Team Masters today.
Pause ko lang yung mga chat natin. Dami kong chat na naka-open, no? So, gusto ko i-share sa inyo yung ilang pictures na nilabas kahapon ni Sir Rainer. So, medyo may tsura na yung office ng iWatch.ph. Saan na ba yan? Ito. So, ito na yung pasilip sa office ng iWatch.ph sa Tomas Morto. So, ito yung unang video. So, medyo may nakasetup na silang mga computers. May logo na doon sa wall. Then, dahil 9th floor yung office ng iWatch.ph. Yan, yun yung view from inside the office and out to the window. Okay. So, yan, medyo may improvement na kagabi. Nakachat yung CEO. Past 12 na ng gabi. So, nandun pa sila sa office na setup. So, once na nalinis na yung office, pwede na raw silang tumanggap ng visitors sa office. So, hopefully ako one day makabisita rin ako dyan para makita ko rin personally yung office. Hindi naman kalayuan sa akin yung Tomas Morato. Okay, so, yan yung isa sa mga updates na nilabas nila kahapon. Yung second update, kagabi ay nilabas na rin nila yung list ng top 10 earners for this week, no? So ito yung list ka na nilabas kahapon. So yan, congratulations sa Team Ira, tatlo from our team members made it to the top 10 again this week, no? So yan, yours truly na sa top 3 pa rin na maintain yung top 3. Yung aking apply, si Applan JR Beton, from top 10 last week naging top 6 this week. Then yung aking isang power leader sa aking grupo, si Coach Saulo, si Coach Sams, no? So na-retain niya rin yung kanyang top 9 spot for this week. So congratulations sa Team Ira, no? So hindi pa rin tayo mawawala sa listahan ng top 10, no? So weekly naglalabas ng list yung iWatch.ph, and yung list daw na to ay based sa single account, no? Kasi di ba pwede ka magkaroon ng multiple accounts sa iWatch.ph, pero yung list daw na pinapakita dito ay yung kita ng isang single account. Hindi siya yung accumulated na, let's say, halimbawa may 15 accounts ka, hindi siya i-accumulate din saka irarank. So, ibig sabihin, like for me, meron akong dalawang account dito. So, itong top 3 na lumabas dito, ibig sabihin, yan yung isa kong account yan, yung mas malaki yung kita. So, yun, yung ilabas nila kagabi. Next is yung iShop, no? Yung iShop, a few days ago, ay inopen na nila, no? Fortunately, ay nagkaroon ng konting technical breakdown. So, kailangan i-balik ulit for quality assurance, no? So, dine-develop ulit ng IT. Pero nailabas na nila yung link ng iShop nung nakaraan, no? Supposedly, kapag nandito ka sa dashboard mo, ayan dito, merong supposed to be, pag kinlink mo itong tab na iShop, mare-redirect na sa site ng iShop, no? So nung nakaraan ay okay na yan, pero ngayon kinlose muna nila ulit, no? Kasi inaayos nga yung page ng iShop, no? Pero na-save yung link, so hindi pa nila ito ino-open talaga ngayon, no? Na-save ko lang nung nakaraan, na-try ko siya. So I don't know kung ito pa rin yung magiging link pag inap na ulit yung iShop. So we'll wait for further announcement from the company. Sige, habang hintay natin niya mag-load, ay magbabalikan akong post dito. Nung nakaraan ay nag-post ako ng mga screenshot nung products ng mga members sa iShop. So ito yung iShop, no? So medyo back to ano yan, back to default stage yan, so, kasi inaayos nila. Pero actually may mga products na naka-upload dyan nung last time. Nakita ko dyan yung product nung aking apply. Ito. So itong mga screenshots na to, yan yung mga in-upload ng mga members dun sa iShop, yung mga may products na ibinibenta. Okay, so may mga nakapag-upload. Ito yung sinasabi ko na product nung aking apply sa Appline JR. Tapos yan, may nakita rin ako dito na product ng ibang MLM company. So nung nakaraan, lagi may nagtatanong, pwede ba daw magbenta ng products ng ibang company? Okay, siguro ang sagot dyan, I think pwede. Kasi ito nga ang isang picture na to,
Sorry, bagal. Itong isang nakita kong post yan, ito. So kung familiar kayo dyan sa bote na yan, kung di ako nagkakamali, yan ay product ng isang company, yung Front Row yata. So, in-approve ng iShop, so ibig sabihin, siguro pwede. So may product ka from your existing MLM company, mukhang pwede mo namang ibenta sa iShop. Okay? Pero again, you can verify with the iWatch, para sure. Okay, so basically, yun yung mga latest updates about iShop itong mga nakaraang araw. Okay, so sa mga gustong mag-join, you can visit my page here, facebook.com/iWatchPhilippines. Yan po yung aking Facebook page, and you can send me a message. Dito merong send message button dyan kapag visitor preview. So click mo lang yung send message button. Then you can interact with yung sa aking chatbot na magbibigay sa inyo ng mga basic infos about iWatch.ph, and also yung mga basic infos about yung mga marketing tools that we provide for our team. You can also follow my YouTube channel. Search nyo lang iWatch.ph Team Era. And you can check yung mga videos ko dyan na ginawa to help you to understand more about iWatch.ph. Okay, so ayan. I'll end this video update. Birthday today ng aking pinaka maganda at pinaka sexing asawa. So lalabas kami mamaya para mag-celebrate. Hello, Jocelyn. Thank you for watching this video. Ayan. And see you. Connect with us if you have any questions and inquiries about iWatch.ph. Connect to any members from our team sa Team Era. Ayan, nagkalap din po sila sa Facebook. So, contactin nyo lang po sila and ask about our team kung how we can help you with this business. Thank you for watching this video and God bless you guys.